Yeah, pero ang feeling ko, pinaka-best na ginawa ko is nagpa-veneers ako. So, kung makikita niyo yung pictures before, hindi maganda yung itin. Parang nakaganon, diba? So, okay, love story namin ni Blake. Weird, no? Gusto ko talaga magka-jowa ng afam. Sabi kong ganyan. Kasi sabi niya, oh! Sakto, may French blood ako. Sabi ko, charot. Hindi ako naniniwala, diba? Yes, I'm very, very OC. Sometimes it drives my husband nuts and everybody else nuts. But I need some order in my life. Hi guys! So I'm back. Bakla. Charot. No, may anak na ako. So hindi na totoo yung cheese myth. You know that before, yung isa sa mga top hits sa Google is kung babae ba ako. So ngayon napatunayan ko na may 2 kids na ako. But yeah, I'm gonna try vlogging again. And for some time, you knew I was uploading videos. Pero parang I felt like hindi ko siya kaya. Wala akong talent mag-edit, mag-shoot. But now I'm with the OOMP team. So eto, you will see me more regularly. So this is just an introduction. But for me, I want to discuss. Ang hilig nyo kasi magtanong sa akin sa Instagram, di ba? So for the first few videos, we're gonna be discussing. Actually, marami kami idea. Mom hacks. You know, my letters to Bazzy and Blanca. Also, I'm gonna tour you sa forever kung nire-renovate na bahay. I'm also gonna teach you about my budgeting kasi everyone knows I'm OC. So akong Marie Kondo. Taray, Marie Kondo ng Pilipinas. Skin lame, diba? No, and then also, hindi naman nawala yung lumang divine. Alam mo yun? I can't be serious kasi hindi naman talaga ako yun. So, even my beauty routine, lahat ng videos na gagawin namin is really coming from you guys. Yung mga questions nyo na hindi ko masagot. So, dito na lang nyo tignan. Okay, so it will be a diary of like how Baz and Blanca grew up with you guys sa Instagram. So we're gonna put it in a longer version kasi kinukulit nyo na kami mag-vlog na pamilya. Hindi pa siya nagsasalita, pero mami, I jo-join ko siya. Ang hilig ko kasi may pag-checkan sa Instagram. Alam nyo naman yun. I'm gonna discuss yung mga top 5 questions that I get from Instagram. And I'm gonna be more real than... Okay, sige, diretsuhan na tayo. Number 1 is... Yung totoo ah, nagparetoke ka ba? Girl, andyan nga yung science, so kailangan natin talaga siyang utilize, di ba? Yes, I've done a lot of things. And I'm also proud of, na hindi, like alam mo, nagpunta ako dun sa mga reunions namin ng high school ako. Tapos meron talaga yung mga hindi nag-alaga. Oh, fan ako ng Botox, fan ako ng fillers, nagpa-hair transplant na ako. And girl, parang lahat na ata ginawa ko, pa-chin ako. And I'm not shy to say that. Because for me, naalagaan ko yung sarili ko. And it makes me happy, it's okay. So yun yung top 1, diba? Yeah, pero ang feeling ko, pinaka-best na ginawa ko is nagpa-veneers ako. Because yung teeth ko before, hindi talaga siya maganda. So kung makikita niyo yung pictures before, hindi maganda yung itin ko. Hindi siya sungki-sungki, but it's just parang nakaganon, diba? So at least yun. Yun yung parang, kung may tatanungin, anong science yung gusto ko. I-recommend ko, it's veneers, number 1. It will change talaga your life. Number 2 is, how do I maintain? Ano yung mga ginagawa kong process? Ako, skincare talaga. Morning and night. I will do a skincare review of what I use. But other than that, parang maalaga talaga ako sa sarili ko. So, madalas ako sa doktors. Botox ako, nag-start ako mag-botox 24 pa lang ata. O, di ba? At least wala masyadong linya, di ba? Kasi, prevention yon. Dahil pag nag-botox ka na, relax na yung muscles mo. So, hindi na siya nagkakaline. Kaya naman nagkakaline yan kasi parating yung nagagamit yung muscle na yan, di ba? Minsan, tingnan nyo, sa Google, marami akong picture na matigas yung mukha ko. Sobrahan yun. So, yun yung mga huwag yung tularan. Nire-review ko rin yun, ha? What else? Okay, love story namin ni Blake. Weird, no? For those asking, eto funny to. For those asking, alam nyo naman na open book ang aking love life. Eh, galing ako sa heartache, no? And then I decided na, okay, I'm gonna go to Europe. Pero before pa ako mag-Europe, nag-aaral kasi ako na ng master's. So, si Blake, classmate ko na siya ng college. He was doing prep. Parang may school dati. TEMS talaga ang tawag doon. Pero TEMS ang pag-alam ng tao. It's preparatory when you want to go to UK to study. I was there because I wanted to go to UK to study college. He was there also. Pero hindi kami nagpapansinan. Tsaka pareho kami may ibang joke. So, si Blake, I saw him again in Lae Boracay. Pero magkakilala naman kami. Doon lang kami ulit nagpansinan.
summer, I was gonna leave for UK to finish my... This is years after, ah. Years after. Parang 10 years after. Tapos na siya mag-UK education. He went to Oxford. And ako naman, I finished my school here in the Philippines. Tapos I said, masters na lang ako mag-UK. So parang ang galing na tadhana, no? Parang kinonek. Papunta pa rin akong UK noon. And last kami nagkita was college. Or last kami nagkasama na matagal was college. Is papunta naman siya ng UK. Taray, very crash landing. Okay. Okay, so ganito. So we saw each other in Le Boracay. And then, di niya na ako tinantanan. Ganun kasi ako kaganda. So, papunta ako ng UK noon. Then he said like, he followed. Eh, hindi ko talaga siya bet. May iba akong bet. So, noong time na yun, medyo heartbroken ako. I went to church. Siyempre sa Paris, no? Nag-alay akong kandila. Sabi ko, Lord, susi ko, magdadasal ako sa inyo. Alam na mga friends ko to, kaya tawa sila ng tao. Lord, magdadasal ako sa inyo. Okay, so sabi ko, I felt like Manila was too small for me. Kasi at that time, hindi ako makaharap ng jowa. Kasi parang lahat ng either nandiligaw or parang pwede to, parang we're all going around one circle. So either naging jowa na ng friend mo or kakilala ni ganyan. So feeling ko, ang lit na ng mundo ko. Sabi ko, Lord, ayoko na ng Manila. I was thinking na doon ako magsistay in Paris. Okay, so yun yung una kong dasal. Second na dasal ko, sabi ko, Lord, tal, nandito na rin ako. Bigyan mo naman ako ng ano, ng French, diba? Siyempre, diba? Upgrade of the race na rin, diba? So humingi ako ng afam. And then third na hiningi ko is, eh humihingi na rin naman ako sa ito, todo ko na. Sabi ko, hingi ako ng prinsipe. Ganon ka manghingi sa Lord, diba? Tsaka na rin, itodo mo na rin yung hingi mo. So, Blake followed. The funny thing was, kinausap ko si Margot of Becky Knight. Sabi ko, girl, nagdasal ako, ganyan. Niya, oo, ano siya naman si Blake? Hindi ko siya bet. Sabi ko, ganyan. So, I was telling him my prayers. Lalakad kami sa Paris. Sabi ko, few days bago ako pumunta sa school. Sabi ko, alam mo, nagdasal ako eh. Okay, Lord. Tapos sabi ko, hindi ko sinabi lahat. Sabi ko, gusto ko talaga magka-jowa ng afam. Sabi ko, ganyan. Tapos sabi niya, oh! Anong klaseng afam? Sabi ko, may French blood. Ganyan. Kasi nasa Paris kami. Sabi niya, sakto, may French blood ako. Sabi ko, charot. Hindi ako naniniwala, di ba? Fast forward, after I went to school, he picked me up from school. As in, pumunta siya. Lumipad siya ng Europe kasi I was doing school in London. So, naging kami. Okay. But then, sinasabi ko sa mga friends ko, hindi pa ako sure ha. Dahil si Raho talaga mahili. Siya talaga ang ano namin, cupido namin. Sabi niya, try mo lang. Pwede naman mag-break eh. So, pag uwi ko ng Pilipinas, niloloko nila ako. Sabi nila, girl, hindi mo pwedeng hindi ano. Kasi, yan yung hiningi mo. Hiningi ko, hello, no? O, unang hiningi ko, sabi ko, ayoko na sa Manila. Sabi niya, oh nga, di nila ka Cebu, diba? So, sabi ko, oh nga, hindi ako naging specific. Sabi, sinabi ko kay Lord sa Paris. Second na hiningi ko, oh, sabi ko, French blood. We really had to ask his mom. Hindi namin alam kung chinacharot kami. Apparently, the mom's father, so great-grandfather ni Blake, is with French blood. And hindi sure yung mommy niya eh. Either French spy for the Russian or Russian spy for the French. So may connection, di ba? Sabi ko, oh, eto! Guys, hindi talaga yan yung hinihingi ko. Kasi di ba, prinsipe yung hinihingi ko. Tapos yun ang tawa. You know his company's name? Is Prince Warehouse. So sabi nila, hindi mo talaga pwedeng hindihan yan dahil yan yung dinasal mo. So yun, everybody thinks na on Instagram, they keep on asking me that love story because it's the funniest. So after that, binalikan ko yung simbahan. Ano ba yun? May bangaw. Oh, diba? Very me talaga itong vlog na to. Binalikan ko yung simbahan. And sinabi ko talaga na, kayo niloloko nyo ako ha. Alam nyo naman yung ibig ko sabihin, pero dapat pala naging specific ako. So that's one of the top questions that I get from Instagram. Another one. Ito na lang. Mas magandang question to. How am I adjusting to life in Cebu? Marami rin kasi nagtatanong sa akin who are probably like that, na nasa ganung situation, na lilipat sila or something. Ako kasi I'm lucky na Cebu is so close. 1 hour, usually nagda-day trip nga ako sa Manila, diba? So I don't feel as lonely as those na talagang lumipat ng ibang country. But always think na ang swerte na lang natin na siyempre iba pa rin yung friends ko dito in Manila, din kinalakihan ko. Sanay na sanay ako na paggising ko ng bahay, andyan na yung Becky Knight, nag-aalmusal. Hindi ko man lang in-invite yun, ha? As in, pumupunta lang talaga sila. Kusa. Minsan nga ayaw mo sila doon, pero pumupunta sila. So, I'm so lucky that we're in a generation now that it's so easy because we have chat. Everyone's so reachable. Alam mo yun? And then Cebu is so close.
But sa totoo ah, home is where you make it. So kung may hold two bases, it's just nice na parang feeling ko nagiging dalawa everything. I have two batches of friends, ganyan, di ba? So huwag niyo masyadong dibdibin. Nakakamiss, pero you'll adjust. You'll find your home. And last na I want to discuss would be, they're always asking me if, ano pa ba? Love life, kids. Ah, kids! What's our plan? Kung saan ba kami titira? Sa Cebu or sa Manila with the kids? We are based in Cebu, but Manila holds our heart too. So, hindi ko diretsong masabi what the future has in store for us because now kaya namin mag back and forth. 2 weeks there, 2 weeks here. So, yung mga kids ko, makikita nyo sila sa Manila at makikita nyo sila sa Cebu. So, buti na lang easy siya. And then last na I want to discuss is organizing tips. Yes, I'm very, very OC. Sometimes it drives my husband nuts and everybody else nuts. But I need some order in my life. Paano daw nila, parang tinatanong, paano mo magkakasya lahat ng ginagawa mo isang araw? I work on a military schedule. So all these OC tips, I will be discussing in future vlogs. So isa-isay natin. I'm also gonna show you how I organize my closet. Kung gaano siya ka-OC. So guys, make sure to like, comment, subscribe. Tama na ba yung sinasabi ko? Because we will be coming up with more vlog episodes for you. So comment kayo kung meron kayong specific topic that you want me to talk about. Bye guys!